Guys, ngayon papakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis ng ating TPS or Throttle Position Sensor. So ito po yon, nakakabit po yan sa may gilid po ng ating throttle body. So ano nga ba ang trabaho ng ating Throttle Position Sensor? So yan po ang nagmo-monitor ng air intake papasok po sa ating makina. Tapos magbibigay po yan ng signal sa ating ECU or ECM, electronic control module. So magbibigay po yan ng signal para ma-deliver po yung tamang fuel na papasok po sa ating makina. So ayan po ang trabaho ng ating Throttle Position Sensor or TPS. So ngayon meron po yan na dalawang tornilyo. Isa po dito at isa po dun sa baba. So ang gagamitin po natin na panlinis dyan ay contact cleaner. Yan po ang magandang panlinis dyan sa ating TPS. Huwag po tayong gagamit ng throttle body or carburetor cleaner kasi napaka harmful po yan sa ating sensor. Hindi po yan pwedeng gamitin sa ating TPS. So ngayon tatanggalin natin ito, isa dito at isa dun sa baba. Bago yan, ito munang sakit. Pinutin lang po natin yan at hugutin po natin. Ayan, tapos tatanggalin natin yung tornilyo. So mag-iingat lang po tayo sa pagtatanggal po ng tornilyo. Ito pong dipstick na ito huwag po natin tatanggalin kasi pag tinanggal natin yan baka pumasok po yung ating tornilyo dun sa loob ng ating makina. So mas mahirap po yun, mas marami pong trabaho ang gagawin. So ngayon ingatan lang po natin yan, hayaan lang po natin siya na nakasara kasi kahit mahulog man yan hindi siya papasok sa loob ng ating makina. So ang gagawin natin, hindi tayo pwedeng gumamit ng straight na Phillips screw. Gagamitin natin yung maiksi lang na Phillips screw. Yan. Ito maiksi lang. Ipitin lang natin siya ng vice grip. Kung meron kayo na pabaluktot na Phillips screw, mas okay po. So ngayon wala tayo. Ito lang po ang gagamitin natin. Tatanggalin na natin tong tornilyo na to. Phillips screw. So ito po yung ginawa natin. Inipit lang po natin ang ating vice grip. So vice grip lang po yung kailangan natin. So, pababa or pakaliwa po ang luwag. So, pagka maluwag na po yan, yan, baba naman tayo. Yan. So, pagka maluwag na, gagamitan lang po natin ang kamay natin. So ito, malambot lang po yan pag tinanggal natin. So, ito po yung ating TPS. Pag nag-accelerate tayo, tapos dito po, gagalaw ito at maririg niya po kung gaano nakabukas yung ating throttle plate. May mga oil na po yan, so kailangan po natin linisan yan. So, sprayan lang po natin pati po doon. Sprayan po natin doon kasi meron po yan na oil dyan. Kailangan po malinisan yan. So ngayon, i-sprayan na natin to ng contact cleaner natin. Kahit anong klase pong contact cleaner, pwede po yan panlinis sa ating TPS. Sprayan muna natin yung labas. Kung meron po kayong gloves, mas maganda po magsuot po tayo ng gloves. Ayan po, tapos punasan lang po natin siya. Tapos patuyuin natin siya ng mga 30 minutes bago natin ibalik doon sa ating throttle body. Papatuyuin natin yan, wag muna natin ilalagay, nabasa pa. So ayan po.
Ganyan lang po kadali maglinis. Dito naman tayo mag-i-spray. I-sprayan din po natin yung pinaglalagyan po ng ating TPS para malinis, kasi may mga oil yan. Ilawan po natin para makita po natin. So ayan, mayroon po siyang oil. Yan, kung nakikita nyo po yan, at madumi, so kailangan natin isprayan ng ating contact cleaner. So dyan, pwede na natin gamitin palinis yung ating map sensor cleaner. Pwede po natin isprayan yan para matanggal po yung mga oil po dyan. Isprayan lang po natin. Tapos punasan natin at antayin lang po natin na matuyo ng tuluyan. Antayin po natin ng mga 15 to 30 minutes po para sigurado pong tuyong-tuyo yung ating pagkakabitan. So malinis na po yan sa loob. Yan o. Malinis na po. So guys, nakalipas na yung 30 minutes. Ibabalik na natin yung ating sensor. Yan. So lalagay lang po natin na ganyan. Pagbabalik po nyan, kailangan po yung nakalapat lang po na ganyan. Huwag po natin pipersay na pa ganyan. Tapos ibabalik na natin yung ating tornilyo. So yan. Tapos ito naman. So pagka nanonood po sila ng ating video, pakitapos lang po ng ating video para maintindihan po nila ng mabuti yung ating pinapaliwanag. So wag po natin ni-skip, lalong-lalo na po yung ads. So ayan po, gumagalaw po yan, bumabalik po yan dahil may ano po yan, may spring. Ganyan yung pinakasagad lang po yun dito, yung hindi po lumalaban. Tapos higpitan na po natin siya. So yung tamang higpit lang po para hindi po mabasag ang ating sensor. Iwasan lang po natin magalaw ang ating sensor yan. Kasi pag nagalaw po yan, ma-adjust po. So saktong higpit lang po yan. Ganun din po sa baba. So okay na po yan, ibabalik na natin ang ating socket. Yan. Tapos subukan po natin pandarin yung ating makina. Check natin kung meron pong check engine sa ating panel. So start lang natin ang ating makina. So guys, pag ganyan po na may check engine tayo, so ang gagawin natin, tatanggalin lang po natin yung ating negative terminal sa ating battery na mga 5 minutes. So after 5 minutes, ibabalik po natin, so mawawala na po yung check engine niya. So ayan guys, wala na yung ating check engine indicator. So ganyan lang po kung paano mag-reset ng ating TPS or throttle position sensor. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel at pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video po natin na ina-upload. So maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.